Magandang araw mga bata! Ang videong inyong matutunghayan ay magtatalakay ng mahalagang kaalaman tungkol sa coronavirus disease o COVID-19. Ito rin ay naglalaman ng iba't ibang paraan upang maiwasan ang sakit na ito. Handa na ba kayo? Halina at ating alamin! Ano nga ba ang coronavirus o COVID-19? Ang coronavirus ay pamilya ng mga virus na nagdudulot ng sakit mula sa karaniwang sipon hanggang sa mas malubhang sakit tulad ng Middle East Respiratory Syndrome o MERS at Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS. Ang novel coronavirus o COVID-19 ay panibagong uri ng coronavirus na nagmula sa Wuhan, China. Ito ay mabilis na kumalat sa buong mundo kung kaya't ito ay tinaguri ang pandemya ng World Health Organization o WHO. Isa ang Pilipinas sa mga naapektuhan nito. Kaya noong Marso 16, 2020 ay idiniklara ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sumailalim ang buong bansa sa State of Calamity. Kasama dito ang pansamantalang pagsasara ng mga paaralan hanggang sa kasalukuyan. Ano-ano naman ang mga sintomas na dulot ng coronavirus o COVID-19? Nariyan ang lagnat, ubo, sipon, malimit na pagdumi o LBM, hirap at pag-iksi ng paghinga, at iba pang problema sa daluyan ng hangin. Nakakahawa ba ang coronavirus o COVID-19? Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay maaaring maipasa ng tao sa tao o human-to-human transmission sa pamamagitan ng paglanghap ng tumalsik na laway mula sa isang infected na tao o tinatawag na droplet transmission. Ang droplet transmission ay maaaring ihalintulad sa pag-spray ng tubig sa hangin. Ang droplets mula sa pag-ubo at pagbahing ay maaaring may dalang virus na nagdudulot ng COVID-19. Maaaring mahawa ang taong nakalanghap ng droplets. Kadalasan ay nangyayari ito sa malapitang pakikipagsalamuha sa ibang tao na mayroon nito gaya ng mga kasama sa bahay, trabaho at health facility. May gamot ba para mawala ang coronavirus o COVID-19? Wala bang nadidiskubring gamot o bakuna laban sa COVID-19? Tanging supportive care at pag-aalaga base sa sintomas ang maaaring gawin para sa may mga kaso o dinapuan ng sakit na ito. Ano ang dapat gawin kung may nakasalamuhang tao na hinihinalang may coronavirus o COVID-19? Una, dapat iwasan ang malapitang pakikipaghalubilo sa ibang tao. Itala ang iyong mga nakasalamuha at mga lugar na napuntahan bilang contact tracing. Bantayan ang kalusugan sa loob ng 14 na araw mula sa unang araw na nakasama ang nasabing tao na may sintomas. Obserbahan din ang sarili kung may sintomas ng COVID-19. Kung ikaw ay nagpakita ng isa o higit pa sa mga sintomas, i-isolate ang sarili at paigtingin ang pagsasagawa ng prevention steps. Agad din tawagan ang iyong doktor at abisuhan muna ito tungkol sa iyong kondisyon bago pumunta sa kanyang klinika o ospital. Kung ikaw naman ay walang sintomas, hindi na kailangan mag-alala. Ipagbigay alam lamang sa punong barangay na wala kang sintomas upang mabigyan ng sertipiko na nagpapatunay na wala kang COVID-19. Ano-ano naman ang mga
mga proteksyon laban sa coronavirus o COVID-19. Halina't isa-isahin natin. Protektahan ang sarili laban sa banta ng COVID-19. Gawin ang mga sumusunod. Panatilihin ang maayos at kalinisan ng katawan. Maghugas lagi ng kamay, gamit ang sabon at umaagos na tubig o magpahid ng alcohol-based na sanitizer. Kung maaari, ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang isang metrong layo sa mga taong nakapaligid. Takpan ang ilong at bibig sa tuwing babahing o uubo. Gumamit ng tissue, panyo o ang looban ng iyong siko. Iwasang hawakan ang bibig at ilong. Makakabuting gumamit ng face mask, face shield at guantes upang hindi makapasok sa katawan ng virus. Ugaliing magdala palagi ng 70% solution alcohol, sanitizer, tissue at sabon. Siguraduhing malinis at naluto ng maayos ang pagkain gaya ng isda at karne. Ngayon naman ay ating alamin ang wastong paraan ng paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang coronavirus o COVID-19. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban contra coronavirus disease 2019. Narito naman ang wastong paraan ng pagsuot ng face mask upang maiwasan ng coronavirus o COVID-19. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin na tatakpan nito ang parehong bibig at ilong. Sunod, imolde ang nose piece ayon sa hugis ng iyong ilong. Ikatlo, kapag marumi na ang mask, hubarin ito gamit ang strap. Itapon ang maruming maskara sa basurahan. At sa huli, hugasang mabuti ang kamay gamit ang sabon at tubig. Ang isa pang paraan para maiwasan ang COVID-19 ay ang wastong pag-ubo. Paano ba ito? Una, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Sunod, itapon ang ginamit na tissue sa basurahan. At sa huli, ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Narito naman ang wastong paraan ng pag-disinfect ng mga bagay sa bahay upang maiwasan ng coronavirus o COVID-19. Gumamit ng 70% alcohol para i-disinfect ang mga bagay na laging hinahawakan tulad ng susi, cellphone at iba pang personal na gamit. Linisin ang bahay sa pamamagitan ng paglampaso sa mga sahig at pagpunas sa dingding, lamesa at iba pang gamit sa bahay
gamit ang mga disinfectant o bleach solution. Maaari din gumamit ng mga alternatibong panlinis tulad ng pinaghalong katas ng lemon o kalamansi at tubig o di kaya ay tinunaw na sabon sa tubig. Ang hydrogen peroxide din ay mainam gamitin panlinis ng mga gamit. Maglagay ng foot bath at alcohol sa may pasukan ng bahay para malinis ang kamay at paa o sapatos bago pumasok sa bahay. Mag-spray din ng disinfectant o alcohol sa mga bagay na pinamili sa grocery o palengke. Maaari din ang pinaghalong suka at tubig. Pagkatapos ay punasan ng malinis na basahan bago ipasok sa bahay. I-sanitize din ang mga bag o lalagyan ng mga module na dadalhin sa bawat mag-aaral bago ito pasok sa inyong bahay. Narito ang ating mga sangguni. At sa pagtatapos, ating tandaan, ang COVID-19 ay patuloy pa din sa pagkalat. Hindi pa rin tayo ligtas na pumasok sa ating paaralan. Kaya sa bahay muna tayo mag-aaral gamit ang module na ibibigay ng mga guro sa bawat mag-aaral. Ang mga magulang muna ang gagabay sa ating pag-aaral sa inyong kanya-kanyang tahanan. At sa kabilang banda, ang ating mga guro naman ay laging nakahanda para umalalay sa inyo. Nawa ay may natutunan kayo sa videong ito. Ito si Ms. Gemma Ruth E. Gallardo, ang guidance teacher designate ng Dongalo Elementary School na nagsasabing, stay safe! Maraming salamat!